Ano bang nangyayari? Kagabi, naghanda ng piging si Reyna Esther para sa hari at kay Haman na paborito nitong ministro. Mamayang gabi, magkakaroon ng ikalawang piging at dunya... Mga alipin, bigyan niyo ako ng alak. Pinaunlakan ko ang iyong ikalawang piging, mahal kong Reyna. Ano pa nais mong hilingin sa akin? Ibibigay ko sa iyo, kalahati man ng aking kaharian. Kung inyo pong mamarapatin, mahal na hari, nais ko po sanang hilingin na ako at ang aking mga kalahi ay inyong iligtas. Sapagkat kami po ay pinagbili. Ipinagbili ka at ang iyong mga kalahi? Sapagkat mahal na hari, kami po ay ipinagbili para patayin at lipulin upang alipinin. Yun po ang katotohanan. Kung kami ipinagbili upang maging alipin, magsasawalang kibuna lamang po ako. Hindi ko na kayo gagambalain pa, subalit kami po ay nililipol na. Sino siya? At nasaan siya? Sino may pakanan ng kalapastanganang ito? Ang aming kaaway at taga-usik, ang masamang si Haman! Ikaw! Ha? Pero... Mahal na Reyna, ipagtanggol niyo po ako. Kung hindi, sigurado papatayin ako ng hari. Parang awa niyo na, tulungan niyo ako. Huwag niyo ako hayaang mamatay. Sandali, anong ibig sabihin nito? Pagpapalakan pa niya ng masama ang Reyna? Sa loob pa mismo ng aking kaharian? Tignan niyo, ayun ang bitayan. 50 siko ang taas na ipinagawa ni Haman para kay Mardukeyo. Naroon, sa kanyang bahay. Bitayin siya doon. Papa! Ang ari-arian ni Haman na ibinigay ko na kay Esther, ipinabitay ko na siya dahil sa masama niyang balak sa mga Hudyo. Kung mamarapatin ninyo at makalulugod sa inyo, nais kong hilingin na ipawalang bisa ang utos na ipinagkalat ni Haman laban sa mga Hudyo sa inyong kaharian. Hindi ko po matitiis na makitang masaktan ang aking sambahayan. Gumawa ka ng isang utos para sa mga Hudyo at isulat ninyo rito ang gusto niyong isulat sa pangalan ko. At selyuhan mo yun ng aking singsing. Sa sulat na ito, pinahihintulot ni Haring Aswero na magsama-sama ang mga Hudyo upang ipagtanggol ang kanilang sarili. Bawat Hudyong nasa lalawigan at syudad ay mapupuno ng tuwa at kagalakan.